edukasyon sa pagpapakatao 4. Handa ka na bang maging batang bayani? Ikalawang markahan, ikalimang linggo, module 5. Pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto na isa sa buhay ang pagiging bukas palad sa mga nangangailangan at sa panahon ng kalamidad. Paunang pagsubok. Basahin at isulat sa sagutang papel ang titik ng tamang sagot. Una, nasalanta ng Bagyong Yolanda ang probinsyang kinaroroonan ng iyong mga pinsan. Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita ng pagiging bukas palad mo sa pagtulong? A. Ipopost ko sa Facebook ang kanilang larawan upang sila'y sumikat. B. Sasabihin ko sa aking mga magulang na sila'y tulungan. C. Agad kong tatawagan sila at kakamustahin. Or D. Ibibigay ko sa kanila ang aking naipong pera upang kanilang magamit. Ano ang inyong sagot? Tama, titik A. Dalawa. Sa kagustuhan ng iyong kaibigang makasama sa palatuntunan ng paaralan, kahit luma at punit ang kanyang kasuotan, ay nakilaluhok pa rin din siya. Bilang kanyang kaibigan, paano mo siya matutulungan? A. Sasabihin ko sa kanya na huwag na siyang sumali sa palatuntunan na gaganapin. B. Hindi ako papasok sa araw na iyon upang hindi siya matulungan. C. Sasabihin ko sa kanya na bumawi na lang sa susunod at mas pagbutihan pa. O D. Hindi ko siya papansinin dahil talo ulit siya. Ano ang inyong sagot? Tama, titik C. Sasabihin ko sa kanya na bumawi na lang sa susunod at mas pagbutihan pa. Ikatlo, may gaganaping paligsahan sa pag-awit ang inyong paaralan. Isa sa napiling kalahok ang iyong nakababatang kapatid, ngunit siya ay kinakabahan. Paano mo ipapakita ang iyong pagsuporta sa nakababatang kapatid? A. Sasabihin ko sa kanya na huwag na siyang makilahok upang hindi siya kabahan. B. Ibibili ko siya ng bagong damit upang kanyang isuot sa paligsahan. C. Tuturuan ko siyang magsanay sa pag-awit upang siya ay maging komportable sa pag-awit sa harapan ng ibang tao. At letter D, mahayaan ko siyang magsanay, mag-isa at maglalaro na lang ako sa labas ng bahay. Ano ang inyong sagot? Kung ito ay titik C, magaling! Ika-apat, kasamang natupok ng apoy ang bahay ng inyong kamag-aral na si Elsa nung magkaroon ng sunog sa kanilang palengke. Lumang nahirapang makabangon ng kanilang pamilya sa pangyayaring ito. Bilang isang bata, ano ang maaari mong maitulong sa kanila? A. Sapilitan kong kukuhanin ang baon na pera ng akin nakababatang kapatid upang ibigay sa kanila. B. Ipagbibigay alam ko agad sa ibang tao ang pangyayari upang sila ang tumulong. C. Sasabihin ko sa aking mga magulang at kapatid na ibigay na lang namin ang aming mga lumang damit upang sila ay may magamit pansamantala. O D. Wala akong gagawin dahil ako isang bata pa lamang. Ano ang inyong sagot? Tama, titik C. Kalima, habang naglalakad papasok sa paaralan, ay nakakita ka ng isang batang namamalimos sa kalsada. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ko siya lalapitan dahil madumi siya. B. Pagtatawanan ko siya ng malakas. C. Kukuha ko ng bote at ibabato ko sa kanya. O D. Lalapitan ko siya upang ibigay ang dala kong tinapay. Ano ang inyong sagot? Ang tamang sagot ay titik D. Kung kayo ay nakakuha ng limang tamang sagot, magaling! Maikling pagpapakilala sa aralin. Haga lamang, aralin ay naglalayong ipakita sa mga mag-aaral ng ika-apat na baitang ang pagiging bukas palad na pagtulong ng mamamayang Pilipino sa oras ng pangangailangan
at sa panahon ng kalamidad. Maging sa pansariling kapakanan nila o sa kanilang mga mahal sa buhay, isang paraan kung paano may papakita ng mga tao ang kanilang pagiging bukas-palad para sa mga nangangailangan at sa panahon ng kalamidad ay ang pagtulong sa kapwa na walang hinihintay na anumang kapalit na magmumula sa kanila. Pagiging bukas-palad sa mga nangangailangan. Ano ang pagiging bukas-palad? Ang pagiging bukas-palad ay ang pagbibigay ng tulong ng kung ano ang mayroon ka ng bukal sa kalooban. Mayaman ka man o mahirap, ay maaari kang tumulong sa kapwa. Dahil ang kaparaan na ng pagiging bukas-palad ay di lamang sa pagbibigay ng material na bagay, tulong pinansyal, maaari din itong oras o panahon. Serbisyo na maaari mong ibigay ng walang bayad dahil may pagmamalasakit at pagmamahal ka sa iyong kapwa. Inilalagay mo ang iyong sarili sa katayuan ng mga nangangailangan, kaya nadarama mo ang paghihirap at hinaing nila. Pagiging bukas-palad mo ang sagot upang mapasaya at mapagaang ang kanilang paghihirap. Sa panahon ngayon ng pandemya, na kung saan ang buong bansa ay dumadaan sa krisis at matinding pagsubok, ang pamahalan ng unang nagbubukas ng palad para matugunan ang pangangailangan ng kanyang mamamayan. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang inatasan para tumugon sa iba't ibang pangangailangan. Nariyan ang DSWD para sa programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program na kung saan nagbibigay tulong pinansyal para sa mahirap na pamilya, DOH para sa pagbibigay paalala sa publiko para makaiwas sa COVID, ang DOLE, ang ahensya na tumutulong sa mga mamamayang nawalan ng hanap buhay, ay ilan lamang sa mga ahensyang naatasan para tumugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Laganap ang pagiging bukas-palad ng mga Pilipino dahil ang mga LGUs ay namamahagi din ng mga food packs at hygiene kits para sa kanilang nasasakupang mga mamamayan. Pribadong organisasyon katulad ng Pantawid ng Pag-ibig ng ABS-CBN na di lamang pagkain ang pinamamahagi kundi pansamantalang tirahan ng mga frontliners at iba pa. Bilang makabagong bayani ng kasalukuyang henerasyon, ibahagi mo nga ang iyong sarili sa kapwa, ibahagi sa iba ang biyayang mayroon ka na maluwag sa damdamin at walang inaasahang kapalit. Lubos na kasiyahan ang maidudulot nito sa iyo kapag tapat at totoo ang damdamin sa pagbibigay o pagbabahagi. Iyak na pagpapalain, tanang may kapal at mapapasaya mo ang iyong kapwa. Ang pagiging bukas-palad ng isang tao ay ang pagtulong ng walang inaasahang kapalit. Ilan lamang ito sa mga maaari mong maibigay sa kanila: tulong pinansyal, pag-aalaga sa may sakit, pagbibigay ng food packs, pagtulong sa mga matanda sa pagtawid, at pagbibigay ng dugo. Ang bansang Pilipinas ay madalas nakararanas ng iba't ibang kalamidad. Ang ilan sa mga ito ay ang bagyo, lindol, sunog, pagguho ng lupa, pagputok ng bulkan, pagkasira ng kagubatan at marami pang iba. Sa mga panahon na dumaraan sa ating mga Pilipino, ang pagsubok na ito ay nangingibabaw sa atin ang pagtutulungan at pagdadamayan ng bawat isa. Ang bayanihan o sama-samang pagkilos ay ang pagtutulungan ng may pagkakaisa at mayroong iisang layunin o adikain na hinangad. Hindi hadlang ang edad o katayuan sa buhay ng isang tao upang makatulong sa kapwa. Bata ka man o matanda, mahirap o mayaman, may pera o wala, maaari mong maisabuhay ang pagtulong ng bukas-palad sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Tinatawag itong generosity. Maraming pamamaraan kung paano natin maipababatid ang pagtulong sa mga nangangailangan, partikular sa mga taong dumaranas ng hagupit ng kalikasan.
Isa sa mga ito ang pagpapaabot ng tulong material o pinansyal, pagbibigay ng oras upang makinig sa kanilang mga saloobin, pagpapakita ng malasakit sa mga biktima ng trahedya, pakikisa sa muli nilang pagbangon upang muling makapagsimula ng bago nilang buhay. Ito ang inyong gagawin. Magtala ng 5 ahensya ng pamahalaang tumutulong sa mga taong nangangailangan. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong. Ang pagmamahal at pagtulong sa kapwa ay walang pinipiling anyo, panahon o sitwasyon. Basta mayroong may kailangan ng iyong saklolo, dapat mo itong tulungan. Tandaan, ang tao ay kailangan ang bawat isa, mayaman ka man o mahirap. Lahat ay may pangangailangan dahil walang nilalang na nasa kanya na ang lahat. Mayaman man o mahirap ang bawat isa ay may kakayanang maging bukas palad. Ang pagbibigay ng kung ano ang mayroon ka ng bukal sa kalooban ay bukas palad. Ang pagiging bukas palad ay di lamang material na bagay ang maaaring ibigay o itulong sa mga nangangailangan, higit lalo sa mga nasalanta ng kalamidad. Maaaring ding pagmamahal, oras at serbisyo, depende sa pangangailangan ng ating kapwa. Ang pagiging bukas palad ay mahalaga upang maibsan ang kirot na dinaranas, lalo na ng mga taong nasalanta ng kalamidad na wala ng tirahan, kabuhayan o minsan ay buhay ng mga minamahal na natutulungan nating mabigyan ng pag-asa at muling bumangon. Dahil bukas ang palad ng kapwa na magbahagi ng biyaya ng Diyos, mapasaya lamang ang kapwa. Pangwakas na pagsulit. Basahin at isulat sa sagot ng papel ang titik ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng totoong bukas palad? A. Naghulog ng 2 piso sa collection box kahit walang nakakakita? B. Ibinabahagi ang pagkain sa katabing walang pagkain dahil nakatingin ang guro? C. Dinala ang mga damit na ayaw nang gamitin para sa mga biktima ng baha para maraming puntos ang aming grupo? O di dumalo sa pag-iimpake ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng bagyo? Ano ang iyong sagot? Tama! Titik A. Magaling! Ikalawa, patuloy ang pangangalap ng donasyon ng ABS-CBN Pantawid ng Pag-ibig. Sa paanong paraan ka makapagbibigay ng donasyon? A. Sasabihan ko sa magulang ko na ibibigay ko ang naipon kong pera sa alkansya dahil mas nangangailangan sila. B. Pipilitin ko ang mga magulang ko na magbigay ng donasyon. C. Okay lang na di ako makapagbigay kasi wala naman akong trabaho. O D. Ipagwawalang-bahala ko na lang. Ano ang inyong sagot? Kung ito ay titik A, tama kayo. 3. Nagdaan ng malakas na bagyo at marami sa iyong kapwa ang nasira ang bahay. Maswerteng di na pinsala ang iyong bahay dahil yari ito sa bato at semento. Paano mo maipapakita ang pagiging bukas palad ng iyong pamilya nang di sa material na pamamaraan? A. Tutulong si tatay sa pagkumpuni ng bahay nang walang bayad. B. Ipapamalengke at pagluluto sila ni nanay ng pagkain. C. Yayayain kong maglaro ang mga batang kapitbahay ko para mawala ang lungkot. O D. Kukunan ko ng video ang mga bahay na nasira at i-upload sa YouTube para marami makapanood. Ano ang inyong sagot? Titik C. Magaling. Ika-4. Sa nakaraang pagputok ng Bulkang Taal, marami ang nawalan ng tirahan. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang tunay nagpakita ng pagiging bukas palad? A. Nagbenta ng face mask sa murang halaga?
di nagpakain ng mga naiwang hayop sa kanilang bahay. Si pansamantalang pinatuloy sa kanilang tahanan na nagpakain sa apektadong pamilya. O di nagpasakay sa kanilang sasakyan na may bayad upang makalis na sa lugar na iyon. Ano ang iyong sagot? Ang tamang sagot ay Titik C. Magaling! 5. Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagiging bukas palad sa loob ng paaralan? A. Pakokopyahin ko sa test ang kamag-aral kong mahina at mababa ang marka. B. Bibigyan ko ng pera ang mga walang baon para sikat ako sa klase. C. Hahatian ko ng baong pagkain ng kamag-aral kong walang baon dahil nawala ng trabaho ang kanyang tatay. O di pahihiramin ko ng ballpen ang kamag-aral kong laging hindi nagdadala ng gamit sa paaralan. Ano ang inyong sagot? Ito ay Titik C. Tama kayo. Kung kayo ay nakakuha ng 5 tamang sagot, mahusay. Binabati ko kayo. Natapos na ang 5 module para sa 2 markahan. Handa na kayong muli sa susunod na aralin.